Lito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. What's up mga kapamilya? Updates and review lang po tayo ng Fpjs Ang Probinsyano ngayong araw ng Biyernes. At dumating na nga sina Lily at Padua doon sa drug laboratory. Sinalubong sila ni Renato at ni Jacob. Pinakita nila kung paanong proseso ng pagkagawa ng droga. Okay naman ang iyong mga equipment at maayos, sabi ni Padua. At sabi ni Renato, kayang-kaya nilang mag-supply at good quality pa. Kaya titong si Lily, tinanong niya kung nasaan ang mga finished product. Inilagay ko ito sa isang kwarto na safety at ready nang i-deliver, sabi ni Renato. Tala, habang naglilibang itong si Ellen kasama si Mariano dahil naiwan siya sa palasyo. Mabuti naman at nagustuhan mo na ako, sabi ni Mariano. Pasalamat ka at napapaligaya mo ako, sabi ni Ellen. Di tulad ng aking asawa na parang tuod. At tinawagan pa nitong si Ellen si Padua upang alamin kung anong oras sila babalik. At narinig pa nila Padua at Renato ang pag-uusap nilang dalawa. Para kayong mga teenager pa, sabi ni Renato. Samantala, habang naghahaponan sila, nagtanong itong kasamahan ni Cardalisay kung kamusta na ang trabaho nila, Aliana at saka ni Bubbles. Okay naman daw ang kanilang trabaho at walang problema, sabi ni Bubbles. At nakapag-close pa ito ng big deal si Aliana, sabi niya. Sa katunayan nga, sabi ni Aliana, hindi na nga kami papasok doon at mag-stay na lang kami dito sa bahay, sabi ni Aliana, at alagaan ko na lang si Lolo Delphine. Samantala, habang nagiinuman itong kagrupo ni Mang Toro, napag-usapan nila itong si Makoy na baka isumbong daw sila nito at malaman na sila ang nagutos na para kumuha ng pera doon sa kwarto ni Lito. At iba raw magalit itong si Lito pag nalaman niya. Samantala, sabi ni Lito, kung pera lang ang kailangan ni Renato, kayang-kaya niya daw itong ibigay. Kaya pinuntahan ni Lito ang kanyang pera na nakalagay doon sa baol. Binuksan niya nito at nakita niya na nakabukas ito at bawas. Magbabayad kung sino mang kumuha at nagnakaw ng pera dito, sabi niya. Kaya itong si Lito, pinatawag niya itong si Salvador at saka si Mang Turo. Tinanong niya kung may kinalaman sila at kung sino ang gumuha ng kanyang pera doon. At itong si Mang Turo, may sospecha ako, sabi niya. Isa sa mga kasamahan ni Cardo Dalisay, sabi niya. Dahil matagal naman na tayong nagsasama dito, hindi ka nawawala ng pera, sabi niya. Samantala, pagkatapos kumain ng hapunan nila Cardo Dalisay at Aliana, nagtungo sila doon sa may terrace at nag-usap. Napag-usapan nila ang kanilang mga problema. Sabi ni Cardo, wala na yata akong tamang naging desisyon, sabi niya. Dahil lahat na lang kayo nadadamay. Ipatunang patawad si Cardo Dalisay kung ano man daw ang kanyang nagawang kasalanan sa kanya. Sana ipatawarin siya at intindihin. At nagtanong naman itong si Aliana, kung sakasakaling ako ang magkasala sa iyo, sabi ni Aliana, mapapatawad mo ba ako? Pero handa akong tapakan at yurakan ang aking pagkatao dahil sa mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka sa aking buhay, sabi ni Cardo. At yumakap na lang itong si Aliana kay Cardo Dalisay ng mahigpit. Yan guys ang mga kaganapan ngayong araw ng Biyernes. At abangan natin simula sa Lunes kung ano ang nangyari kay Makoy. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, like, share at comment para ma-update kita sa Fpjs Ang Probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.